I-search nyo na lang ako sa Google o sa Facebook. I-type nyo po, Mike Macron. Kapag naman nakalimutan yung pangalan ko kasi may pagka-foreigner, mahirap i-explain para mahirap tandaan, ang i-type nyo na lang po ito. Word by word po ha. Pinakamayaman sa Ingloban. Ano po, i-search nyo po yan sa ano? Sa Google search. Pinakamayaman sa Ingloban. Ako ang makikita. So, pagdating po sa result, ayaw ko na po magkwento. Kasi pag nagkwento po ako ng resulta ko, ay hindi na po tayo matatapos. Hanggang alas 4 na madaling araw tayo po nagkikwentuhan pa. So hindi na po ako magpapakatagal-tagal dito. Pero alam nyo ako, mahilig ako magkwento nanay. Kasi sabi niya, salamat daw. Kasi pag kasi nasabihan na ganyan, ginagalahan ako eh. Kaya makakakain na sana, hindi natuloy dahil sa'yo. Alam nyo. Hindi, ayaw mo, magutom yan. Ang ginaganahan eh. Ako, kasi ngayon na kinakatin sa akin, tama. Sino na ngayon lang ako nakita? Narinig ako. Taso-taso. Hindi nyo alam ang mga kwento ng buhay. Yun! Dapat ay narinig nyo pa nga. Simula natin sa... Ayaw po ba yung nanay na? Oo. Halata naman. May magnanay. Ang nanay na ito ay mananahi. Siguro kung kwento. Akin na yan. Pag mananahi ang nanay, ngayon mo lang tumaririnig. Habang nananahi ang nanay na ganyan, kinukulit ng anak na 14 years old. Nasabi, Nay, kailan mo ako bibila ng bra? Kitalaga ko ng tao, Nay. Hindi mo ako bibila ng bra, Nay. Nay, nasisilipan ako sa school. Bakap na to si Nay. No! Bro! Patuloy sa pananahi ang nanay. Hindi pinapansin. Ano ba na ako kayo? Nay, nadalaga kong tao, ba't hindi mo ko binibila na bra? Kapit sa palengke lang, Nay, bilhan mo na ako, Nay! Hindi pa rin pinapansin, patuloy siya pa naman. Nakalit na ang anak. Nay! Kailan mo ko binibila na bra? Sumagot ang nanay. Tigilan mo nga ako ba daw? Bakla pala. Nararamdaman ko po rito, marami rito nagtatrabaho, tama. Sino nagtatrabaho dito? May pinapasukang company, marami. Alam niyo, sa totoo lang, dama ko po kayo kasi galing din ako sa isang company. Alam ko marami kayong hinihiling sa company. Ang dami yung hinihiling sa buhay, mga wishes nyo dyan. Sa totoo lang, hindi mabibigay sa inyo ng company'ng pinapasukan nyo ngayon kung anong hinihiling nyo sa buhay. Tama. Kasi nakadesign sila para maging trabahante ka lang habang buhay. Kukunin ang lakas mo, ang iyong talino, and after all, magre-retire ka nang wala ka lang. Sayang lahat ang panahon. Ang AIM Global po ay napakaganda. Lahat ng hihilingin nyo ay matutupad. Pagtutulungan lang natin. Walang kaming pakialam kung ikaw ay tomboy o bakla. Kung ikaw ay matapang o baya. Kung ikaw ay maganda o bata. Wala kaming pakialam. Ang pakialam namin, nangangarap ka pa. Kaya bago ako matapos dito, iiwan ako pa kayo na isang pangkwento. Abahin natin ang may magtatay. Ang tatay na ito, nagkataon ho, Hari, may anak na prinsesa. Yung prinsesa talagang...
Ay, itong ano, ilang taong ka na iyan? 28. Kasi yung sariwa niya. Sabi ng tatay, Hari! Gusto ko magkaroon na ng anak sa aking prinsesa. Kaya lahat ng matitipunong lalaki sa paligid ng aking karyan ay pumunta bukas ng alas 8 ng umaga sa tabi ng ilog. At kahit hindi prinsipe, basta magtikas, malaking katawan, matipuno. Invited. Isa lang ang gagawin, maglalamoy. Papunta sa kabilang ilog. Parang ganito, kayo lahat ay contestant. Matitipuno kay lalaki. May ilog dyan. Nandito ang hari, nakaganyan. Yung prinsesa, nakalabas pa yun yan. Simula na, paliksan! Alas 8 ng umaga, lahat nakaganyan lang. Alas 9 na. Wala po makatalon. Hanggang alas 12 na. Binigyan na ng pagkain yung mga hari, yung prinsesa. Wala makatalon. Alauna, wala makatalon. Bakit? Nilagyan ng ahas, linta, mga buhaya na kaganyan. Alas 3, wala pa rin mga tao. Alas 4 na yung punto. Biglang may isang lalaki napakabingis. Nakarating dyan. Ato ni. Sabi ng aking, magaling, matibunok. Ngayon din ay ikakasal kita sa aking prinsesa. Sabi ng hari, manari. Sabi nung ano nanalo, Manari, bago niyo po ikasal, okay lang po magtanong muna ako sa inyo. O ano ang iyong katanungan? Sino po bang walang hiyang nagtulak sa akin? May nagtulak pala. Mga kapatid, ang message po ko po ay ganito. Kami pong mga nauna rito, kayo mga naimbitahan at kayo mga baguhan, huwag ho kayo magtatampo sa amin, kami mga upline, kami mga nagagayad sa inyo, kung tinutulak namin kayo na gawin ang AIM Global. Kasi alam ko sa dulo nito ang success story. Kaya bago ako matapos dito, nanay, may kwento pa ako. Para matuloy yung pagyaman nyo, ang kwentong ito ay pakinggan mo. Dahil lahat ho dito ay yayaman. Yes! Lahat ho yayaman. Yes! Kaya ang kwentong ito ay para sa mga determinadong gusto talagang yumaman. Yes! May maglolo. Ang lolong ito ay may apo. At ang apo ito ay may lolo. Ang maglolong ito ay magsasaka. At ang gamit sa pagsasaka ay kalabaw. Hoy! Saan ang punta mo? Saan punta? Uy, kumak mo, ihiki ka. Marik! Alas 5 na ng hapon. At pauwi na ang maglolo. Mag-a-out ka sa kanilang opisina. Ay, may swipe yung opisina, yung mga pino nila doon. Napag-desisyon na ng maglolo, sakyan ang kalabaw. Yung ginagamit nila. Pagsasaka. Kaya, at pauwi ng barangay, nakasakay ang dalawa. Sa pagdalo ng mga tao, alam mo sabi ng mga tao, napakawalang konsiderasyon na maglolong yan. Walang awa sa kalabaw. Sinakyan dalawa pa sila, pagod na pagod na mag-araro yan. Kawawa naman ang lolo. Kaya narinig din ang lolo. Alam mo ginawa ng lolo, bumaba. Kasi ano lang nagkita? Ang apo nakasakay. Habang hinihila ng lolo, may mga tao na naman doon. Talagang sabi ng mga tao, napakawalang hiyan ang apong yan. Isang malakas yung matanda ang pinaghihila, kawawa naman. Pagod na pagod, iba kaya ni matuswagan, matapakan. Ako, Diyos ko, marupok ng buto ng matandang yan. Bakit siya pa naghihila ng kalabaw? Yung ginawa ng lolo siya, tumaas at ang apon naghila. Habang nakasakay ng lolo ngayon, may mga tao na naman na doon. Alam mo sabi ng mga tao, napakawalang hiya
ng matanda. Balikta dyan at sinabi ko. Apo na ba nakasakay? Matanda na. Siya ang sanay humawak ng kalabaw. Yung bata ang pinagilay, mura pa ang buto niyan. Parang kumata pa ng maso, humawa naman ang batang yan. Kaya ang ginawa ng lola bumaba, silang dalawa na nag-ila. Sa pandaro na yung mga tao na naman, dalawa sabi ng mga tao, napakawalang utak ng maglolo yan. May kalabaw naman na hindi sinakyan. At dalawa pa sila nag-ila, napakawalang utak ng maglolo yan. Alam mo, nagalit na maglolo, alam mo ginawa? Binuhat na yung kalabaw. Mga kapatid, kung lagi po tayo makikinig sa sabi-sabi ng iba, ng mga nakapaligid sa atin, wala na tayong magagawang mabuti. Tama. Kaya kung gusto niyo sumaya sa buhay, ako, maniwala kayo sa akin. Don't listen to social mirror. Yung mga kapitbahay niyo, hanggang kwento lang yan, hanggang comment lang yung mga kaibigan niyo, kahit kamag-anak niyo pa. Hanggang comment lang yan, hanggang ganyan lang yan. Pero kapag nangangailangan ka na ng bigas, kailangan na ng tuition ng anak mo, wala yung mga yan. Pupulaan ka pa, tama ba ako? Yeah. Kaya ikaw ay magdesisyon, ituloy mo yung AIM Global, ipaglaban mo ito. Dahil sa dulo nito, sila ay mangungutang din sa'yo. Kaya, bago matapos. Narinig mo naman, ano? Hindi mo na, okay. May maglola. Magpinsan pa yan, magkapatid. Kasi, huwag niyo akong pagkwento dito. Ako wala akong balang magsalita dahil lang sa inyo, nanay. May mga po na kayo. Marami na kaya po, okay. May maglola. Ang lolang ito ay may apo. At ang apong ito ay may nanay. Maglola, ha? Ang ganda ng apo, 20 years old. Ang lola, ilan taon na kayo, lola? Ilan taon na kayo? Ilan taon na kayo? Why? Naku, mapapahaba! Marami na naman kwento. Lola, ito. Itong apo, ang sabi, kasi ano yung lola, nagsabi yung ang lola, apo, samahan ko naman ako magpa-check up sa ospital. Tumantungan yung dalawa eh, huy! Hindi makamubon yung dalawa, huy, pag-pulpit pang ganyan. Mas, kung ano, first time nyo ba nakakita ng abnormalized liver? Makinig. Ano nga ba? Sabi ko itong lola, ako samahan mo na akong magpa-check sa ospital. Sabi naman ako, sige po lola. Ay di, nagpunta na ng ospital. Papasok na ng ospital. Nauna yung apo. Sexy mong apo. Talagang ako, puti. May napasalubong na doktor. Sabi ng doktor, magpa-check po. Sabi na rabin ako, opo. Ah, okay. Tanggalin na ang botones ng blouse, alisin na ang bra, pasok na sa loob ng room, at relax. Sabi lang po, ay hindi po ako magpapacheck up, si Lola po. Ah, si Lola ba? O siya nga ng malali. Tapos na po. Hindi, yun ang kwento. Pauwi na maglola. Nakasakay sa bus. Pagsakay ng bus, after 5 minutes, may mga kalalakihan din sumakay. And after a few minutes, nag-declare yung mga ano, yung mga lalaki. Hold up to! Lahat ng mga babae sa kaliwa, lahat ng mga lalaki sa kanan, mga kasama, lahat ng mga babae raping! Sabi nung apo, huwag niyo na pong raping ang lola ko, matanda na po ako na lamang po, kawawa naman! Sabi naman ng lola sa likod, lahat nga eh. AIM Global po ay para sa lahat. Kasi alam nyo, hilo pa po ako ngayon. Sa totoo lang. Kasi kalalapag po lang
mo galing Dubai. Ito, may kasama ako matanda, 73 years old. Anong opportunity na isang matanda para yumaman? Nagsimula si Alex Chodora, 62. Ngayon, 63 na siya. Ang yaman, no? May swimming pool ang bahay ngayon. Walong sasakyan. Period. Matanda na nagsimula. 63 years old. Pero yumaman. Kaya meron pa kayong pag-asa. Bago ko matapos dito, may magkapatid. Ipigilan ko na po. Ipigilan ko na talaga. Ay, mga kapatid. Itong kapatid, ipinakilala. Parehong dalaga. Para magkaintindihan. Bunso at panganay. Meron ako nandito, Ninang. Baka hindi nyo alam, doktora ko yan. At hindi ko ordinary doktora. Medical director ho ng Knight Doctors Hospital. Medical director. Biro-biro yun. Tama. So, magkapatid. Itong bunso, naiinip na sa atin niya. Gusto na talagang magkaroon ng asawa. Pihikan kasi. Kaya ngayon, may naging kaibigan ito na Arabo. Pinakilala sa ate. Eh, sabi ng ate, ganyan-ganyan, nagustuhan ako ng Arabo. Eh, yung Arabo, ang gwapo po, ang puti. Di ba yung mga Arabo, puputi? Ang gwapo talaga naman yan. Grabe. Alalakit tao yun. Sabi ng Arabo, nagustuhan. Kamay-kamay na tayo. After 1 month, niligawan. After 2 months, matindi ng paliligaw. After 3 months, nagpropose na ng marriage. So yung makikita sila, please marry me. Please. Sabi naman ng pinar, please. In short, hindi niya type. Lumipas ang 5 months, nakaluhod ng Arabo, please marry me. Please. After 6 months, nakadipan na. Talagang tunay ang pag-ibig ng Arabo. Talagang papakasalan, seryoso. Please marry me. Naawa yung pinay. Okay, stand up. I will marry you under my 4 conditions. Oh, what are your conditions? What are your conditions? Please tell me. Nag-isip ang Pinay na mga kondisyones, apat eh, na alam niyang wala yung Arabo. Kasi ayaw talaga magpakasal. Hindi niya talaga type. Kaya sabi ng Pilipina, okay. Please, ginagano ng Arabo. Okay, this is my first condition. Do you have mansion? Sabi ng Arabo, yes, I have. Diyos ko, nagkamali, tatlo na lang. Pinay, okay. Do you have Ferrari? Yes, I have. Dalawa na. Sabi ng Pinay na, wala siya dito. Okay. Do you have $10 million in your bank account? Sabi ng Arabo, more than that. Kaya yung Pinay nakatalikod na, Diyos ko, ayaw ko talaga mapakasal sa Arabong ito eh. Paano kaya ito? Eh, kinukulit na, please tell me your fourth and last condition, please, you did it! Sabi ng Pinay, okay, ito, sigurado, wala siya nito. Okay, this is my fourth and last condition. Do you have 12 inches? Alam mo sagot ang Arabo? I will cut. Mas mahaba pala! Kaya na pasal, mga sa oras. Mga kapatid, 2 things. Sa lahat ng gusto yung mama, number 1, sa kwento po ha, very persistent. Kailangan persistent ka kung meron kang gustong makuha. Gagawin mo lahat. Number 2, cut your bad habits.
Kasi marami kayong ginagawa na hindi ko nakatulong iangat ang financial status nyo. Cut your bad habits. Ako lang din nagigiro. Kasi ang dami yung sayang na oras sa buhay natin na hindi natin na-maximize. Kailangan i-cut na natin to. Yung mga chismis, panunod ng TV, kung ano-ano pa, cut nyo na yan. I-divert nyo po, aim global ang gawin nyo. Step by step, step by step, makikita nyo sarili nyo nagbabago. Step by step, makikita nyo sarili nyo maganda na ang buhay. Ako, nagsimula rin dito, ako walang-wala. Pero sa ngayon po, para maikli na lang yung pagyayabang ko, ako po ay may mga condominiums. Ako po ay may mga bahay. Mga. Ako po ay may mga sasakyan. Basta lahat mga. Mga. Salat, salat. Oh, wala, wala ka. So tapos na po. Pero bago ako matapos, iiwan ako po kayo ng matinding kwento. Oh, ito ay last na po na, nai last na. Kasi makaka-relate kayo dito. Alam nyo ba yung kwento ni Kalabaw at ni Pagong? Alam nyo yun? Imagine nyo, kung hindi kayo matin dito, hindi nyo malalaman. Itong si Kalabaw, hinamon si Pagong. Alam mo sabi? Pagong, bukas na madaling araw, magkita tayo dito. At unahan tayo makarating sa tuktok ng mundo, takbuhan. Ano ginawa ni Pagong? Nagtago. Paano ko mananalo? Laki niya. Pero a few seconds, lumabas din ang ulo ni Pagong. Sige Kalabaw, tinatanggap mong hamon mo. Bukas, impunto alas 5, magkita tayo dito. Unahan tayo makarating sa tuktok ng mundo, takbuhan. Anong ginawa that night ni Kalabaw? Kumain, namahinga, natulog. Dahil alam niya, kaya niyang talurin si Pagong, kung takbuhan rin na tama. Anong ginawa ni Pagong that night? Tenex ang lahat ng kapapagong. Kahit ka kaya sila. Mga kapatid, mag-meeting tayo. Sabi ng Pagong, nag-text eh, mag-meeting tayo. Ngayong gabing ito, walang matutulog. Ngayong gabing ito, magkasakripisyo tayo na. At ngayong gabing ito, simulan nyo nang maglakad papunta sa tuktok ng mundo at umwesto sa gilid-gilid. Eh di ba pare-pareho lang naman ang mga pagod? Eh dito, alas 5 na ng umaga. Ayos Pagong, ayos Pagong. Oh Pagong, ready ko na! Sabi ni Pagong, yes, ready na! Sabay na tumakbo si Pagong at si Kalabaw. As expected, puro likabok si Pagong. Pero habang tumatakbo ngayon si Kalabaw, habang tumatakbo ngayon, sa bandarong minak, ay! Bakit nandiyan ka na? Katulad lang, di ba? Kaya tumodo lalo si Kalabaw. Grabe, naunahan ako ni Pagong. Ay! Nandiyan na na. Hanggang nakarating sa tuktok ng bundok, yung tunay niya nang hinamon. Sabi ng tunay hinamon, talo ka, Kalabaw. Panalo. That's my point, mga kapatid. Kung iniisip mo ngayon na ikaw ay yayaman sa sarili mong kayod, mga kapatid, kalimutan mo yan. Dahil wala akong yumaman na kayod Kalabaw. Wala akong yumaman na nagtatrabaho mag-isa gamit ang sariling lakas. Kung gusto mo yumaman, kailangan maging utak Pagong. Mag-text brigade, magpakilala, in global member ako, sumali na kayo sa akin. Meron na lang. Kasi mas madaling mo mararating ang pangarap mo kapag may kasama ka. Kaya tatapusin ko ito sa isang napakasinding kwento. Ito last na talaga, last na. Pabigay na. Noong unang panahon, hindi kasi ito pong aim global, kakaiba. Dahil lahat ng buhay nyo, ng iba't ibang buhay, papaguhin ho nito. Kasi ang company, ito na po ang pinakakaibang company sa balat ng lupa. Ito na po ang company, imagine mo, most outstanding compensation plan in the world. Tayo na po yun. Yes. Top direct selling company in the world. Okay, parang pakalumahan. The only network na napalagay sa Guinness, twice pa, tayo lang. Kasi kakaiba po ang ginagawa ng global. Laging may innovation, basta kakaiba. Kasi ganito, kung gusto nyo mabago ang inyong buhay, kailangan may kakaiba kang gagawin.
Dahil maging ang Diyos, basahin niyo po sa Biblia. Araw-araw may iba-ibang ginagawa. Tama? Tama. Di ba sa Genesis? Yes. Ano di ba sa Genesis? Yes. Di ba nung unang araw, ginawa ang ganito-ganito, di ba? Diyos sabi doon eh, ang pagkakanarate pa eh, ginawa ang langit at lupa. Tapos ginawa ang mga buto. mga hayop, mga puno, karagatan, mga ilog, di ba lahat? At nung ika-anim na araw nga ba yun? Ika-anim na araw na. Sabi niya, sabi ng Diyos, sino mag-aalaga sa mga to? Kaya ang ginawa ng Diyos, gumawa ng putik, di ba? Ang ganda ng narration ng ano, ng Genesis eh. Kayo binakaka-relate sa akin. Yes! Sa Biblia ko ito, Biblia. Lord, ito po ay kwento lang, hindi ito pala sa pangyayari. Diba inihipan at naging lalaki, tama, matipuno. So habang naglalaro lang nung yan, siya rin nakikipaglaro sa mga hayo, umukuha siya ng mga puno niyan, e diba naglalaro. Nung nakita ng Diyos, malungkot ang aking nilalang kasi walang katuwang, kaya gumawa na naman ng kakaiba. Pinatulog na Diyos, diba pinatulog. Patulog, kinuha ng tadyang, di ba? At ano ba ginama doon? Basta yun yung naging tao. Bulalo. Kaya nung nagising si Adan, eh, nagising yung lalaki, na ganyan, sino to? Pagkamukha niya, sabi niya, hinawakan niya yung buhok niya. Hinawakan. Katulad. Katulad, ginawa ka ng pusod. Katulad. Iba. Eva. Kaya yun naging Eva. Eba! Ang tawag nyo ako, paano naman naging Adan? Kasi diba doon sa narration ng Genesis, ito ha, according to the malicious interpretation, Mike Macron. Nagalit ang mga teora dyan sa akin. Ito na. Eh di ba may puno? Di ba sabi ng Diyos, kainin yung lahat ng mga puno kayo dito maliban to sa isa. Tama? Yes! Eh merong ahas. Imagine mo yung pagkakanarate, saan ka nakita ang ahas na nagsasalita? Alam mo, tinanong ko yung sa professor ko. Yes, satura. Bakit mo ko ngayon? Mga ngayon, ah, sabi na nga. Kainin mo to! Ang ginawa, kinain ni Eva. Wala that time si Adan. Tinuntahan si Adan. Sabi na Adan, ayaw niya talaga kainin yun ni Adan. Ayaw talaga. Ang ganawa naman ni Eva, ano, sinakal si Adan? O to, malicious interpretation. Isinalpak ko yung ano, yung apple. Pah! Umano ko dito na. Kaya nagkaroon ng Adam's apple. Yun ay Adan kasi, Adan. Ayun lang, tapos na po. Thank you very much. Palapak. Well. Alam po, sumaya po ang inyong araw. Yes! Ito na lang po. Tatapusin ko naman ito sa isang video. Ito lang. Serious na po. Sa nangyari po sa akin, ako na po ang diretso masasabi sa inyo. Pag ginawa nyo ang Global ng seryoso, seryoso ang resultang. Yes. Ako po, napago ko po ang sitwasyon ng pamilya ko dahil sa Englobal.
ang nanay at tatay ko natutulungan ko po ng todo. Ang mga kapatid ko, mga nakapaligid sa akin. Ang laki po ng impact ng AIM Global sa buhay ko. Ngayon po ako ay tatay na. Ang sarap po maging tatay kapag ikaw ay mapera. Ang anak ko po kung saan sana nagtra-travel, iba't ibang bansa. In fact, 8 beses na nga sila kapag travel. Ilang beses na kasakay ng plano? Ay ikaw. Mga kapatid, mahalaga po ay magkaroon tayo ng sistema, nakikita tayo ng pera. Kasi hindi po pwedeng mabuhay dito na mag-isa. Kaya kailangan natin kumita ng pera dahil may nakapaligid po sa atin na umaasa sa atin at naniniwala sa atin. Alam kong kaya niyong AIM Global. Alam kong pag pinagtulungan natin ito, mas madali nating makakamit ang ating pangarap. Kaya again, sa lahat ng organizer ng event na ito, congratulations and sa BCO, thank you very much. Sa lahat ng mga nag-speaker dito, thank you so much. Kaya may panalangin po ako, sana po yung nangyari sa akin, yung mangyari din sa inyo. Again, Mike McLuhan, God bless. Amen!